So what is up mga ka-Osi? Ito ngayon ang ating NMAX version 2.1. So sa last vlog natin, nag 145 siya. Nag-iisip-isip ulit ako kung paano natin mapapaganda ang top speed nitong ating super stock na to. So sa pag-iisip-isip ko ng medyo mahabang oras hanggang sa pagtulog, napanaginipan ko pa. Ito kasing si Osi yan mga ka-Osi. Panggilid niyan 1000 RS8 na center spring, 1200 na clutch spring, tapos groove bell, sun lining din, 2DP belt, tapos JBT pulley, 10-12 ang bola. Naka-gearings kasi yan na 1440. So isang ngipin lang din yung dinagdag natin mga ka-Osi diyan. So ngayon, I'm thinking na gusto kong pagparehuhin sana. So naka-gearings din tayo, 1335. So JBT version 2. JBT version 2 rin to. Yung short tip, ito yung long tip nila. So ito, walang huli to mga ka-Osi. Kasi tahimik lang siya talaga. Okay, so naisip ko, gawin ko din dito yung set na yon. Yan, nilagay ko na nga. RS8 na 1000, tapos 1200 na clutch spring na RS8 din, sun lining, stock yung ating torque drive na kalkal din. Ako nagkalkal niyan. And then ito, itatry natin tong pulley na to. TSMP. May nagbigay lang sa akin, TSMP na pulley set. Tapos yung bolang nakalagay na dito, nilagay ko na para medyo mabilis na rin tayo, is 1210. So may kakaiba lang tayo sa backplate. Hindi ko lang alam kung makikita. JBT to na pang backplate yung ating washer. Mas matibay to kaysa sa stock. Sa Aerox ko din kay Osian, ganito rin yung nakalagay sa likod. 1012 na bola, 1000 na center, 1200 na clutch. So same na same kay Osian yung set na to. Tapos 2DP belt. Yan, so gusto ko ipakita dito na kahit anong pulley ang ilagay natin ay pwede. Hindi lang RS8, hindi lang kung ano pa. So TSMP ngayon yung ilalagay natin na pulley set mga ka-Osi. So magbabawas ako ng washer, 1mm na lang. Kasi kung mapapansin nyo tong sa TSMP, meron parang built-in washer na rin. Yan. So diyan ko lang yun binase. Tapos kakabit natin dito and then i-test run ulit natin na same set, wala tayong gagalawin sa injector, sa lahat-lahat, wala. Yun lang, panggilid lang gagalawin natin. At kung mapaabot natin ng 145 na mas mabilis. Okay mga ka-Osi, kabit natin to. 1mm washer lang. Yan o, ganyan yung kalkal ko mga ka-Osi. Okay, bell na groove. Kahit anong groove, walang problema. Kahit saang groove pa yan. Basta importante naka-groove. Yan. So, okay naman siya. Okay, so nakasampa siya dito. Ayos. Okay, so one washer lang siya, TSMP pulley set. So mga ka-Osi, baka isipin nyo naka racing ECU ako. Kasi indication ng NMAX B2 na naka ECU, mga naka A racer o kung ano pang brand, naka ilaw palagi yung TCS tsaka yung check engine. Yun ang indication na naka racing ECU ang isang motor na NMAX B2 ah. Di ko alam sa ibang motor. Pero ipapakita ko sa inyo na ito ay stock ECU lang. Kasi doon sa last vlog ko, naka-ilaw pareho yung TCS saka yung check engine. Pero ipapakita ko sa inyo na stock ECU lang ako. So ayan, nakita nyo ABS lang yung gumana saka yung check engine. Sabi ko nga sa paliwanag ko, is yung nag-check engine siya kasi meron akong sensor na hindi nailagay.
So, papakita ko sa inyo na kaya ako naka-TCS is in-off ko kasi. Ayan, pagka in-off ko ngayon to, yun, lumalabas yung TCS. So, pagka in-on ko ulit, mawawala yan. Ayan, so, stock ECU pa rin to mga ka-OSI. Baka isipin nyo, naka-racing ECU yan. So, ayan, itetest run natin to mga ka-OSI. In 3, 2, 1... Legendary pang gilid. Okay, tingnan natin. Oh, ayan o, oh, TCS off. I-on ko, kailangan mawala yan ha. Oh, nawala. Oh, off natin ulit. So, check engine yan. Grabe naman. Mga kosi. Woo! Grabe, mukhang kaya mag-150 ah. Nakita nyo kanina, medyo naantala lang ako kasi nagkasabay yung kotse tsaka yung motor. Kaya nahinto ako. Grabe! 149 mga ka-OSI! Panggilid ito ni Ocean. Kinopia lang natin yung panggilid ni Ocean. Ano ba ayos? Ala ko ba sabi? 13.35 yung gearings natin. 1,000 yung center spring natin na RS8. 1,200 yung clutch spring natin. Sun lining. TSMP pulley set.
Tapos wala natin 1012 JBT version 2. Ayan oh. Anong magic to? Nakaka-first run pa lang tayo. Grabe mga kosi. Woo! Super stock lang to mga kosi. Grabe naman, 149. Sa mga di naniniwala dyan, bukasan tayo ng makina. Pagka ito, stock rank at 58.4. Kukunin ko yung motor nyo. Pagka naman nakakrank ako, kunin nyo yung motor ko. Ito mismo. O ano, deal. Deal natin yan, ha. Ako declared lahat ng makina ko. Lahat ng panggilid ko, declare. Lambucho ko, ECU, declare. Lahat, declared. Bakit parang pa rin nagdududa? Ako lang yata yung vlogger na declared lahat ng set at pinapakita sa inyo kung ano yung ginagawa ko, yun yung pinavlog ko, at yung mga ginagawa ko rin sa iba nangyayari din sa kanila, yung mga gumagaya rin sa vlog ko sa CBT nangyayari din sa kanila. Bakit nagdududa ka pa? 149! Grabe! Isang try pa lang! Mukhang kaya 150 ah! Stock map to, hindi ako nagpa-remap. Stock easy lang. Grabe, alam mo sabi, matindi talaga! So, yun mga kosi. Pasensya na kanina kung medyo napapasigaw ako. Hindi ako makapaniwala kasi 149 kph nasa around 4 kilometers. Siguro kung hindi ako na-stop kanina, medyo nahinto kasi ko sa sasakyan tsaka sa motor. Medyo huminto ako. So yun mga kosi, 149 tayo ngayon. Panggilid lang ang binago ko, ginaya ko yung panggilid ni Ocean. So safe na safe tayo. Nag AFR ulit ako. Chineko ko kasi kung pag nagpalit ng CBT is ganun pa rin ang baka maglunod kasi ko. Pero yun lang, naglunod lang ako ng konti. Mga point, hindi actually hindi lunod eh. 0.2 lang yung nabawas. Yun. Sa AFR natin. Kung nagdududa kayo sa set natin, pwede ko kayong hamunin na bukasan sa harap ninyo. And then pagkatama yung declared ko, kapag yung crank ko ay hindi stock, sige, kunin nyo yung motor na to. Pero pagkatama lahat ng dineclare ko dito, kukunin ko yung motor nyo mga kaosi. So yun ang hamon ko sa inyo. Kung di kayo naniniwala sa set ko na ito, pero sasabihin ko nga sa inyo mga kaosi, parang ako lang yata yung vlogger na kung ano yung ginagawa ko sa motor ko, yun talaga yung binablog ko. Hindi ako nagsisikreto. Walang sikreto sa motor ko. Yun lang. Sana nakatulong sa inyo sa mga di pa nagsasubscribe mga kawasi. Please do subscribe naman kung natutulungan ka ng vlog natin at matagal ka nang nanonood. Huwag ka na mahiya. I-click mo na yung subscribe button saka yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. So yun mga kosi, hindi lang talaga ako makapaniwala kanina kaya medyo nasisigaw-sigaw ako. So yung set na to, hindi ko i-re-recommenda sa mga naka-power cam pero naka-stock gear. Kapag ka-stock gear ka mga kosi, kailangan mo 1,500 na center at clutch. Tapos yung bola mas magaan. Pagka naka-gear ka, ayan, katulad niyan, 1335, pwedeng-pwede sa ito. Mas kalmado yung makina ko ngayon, pero mas naabot niya yung top speed. So, yun mga kosi. Siguro, hanggang dito na lang, ano? Always ride safe. Peace.